Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Atin pong pag-uusapan ang pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Sapagkat sa ngayon, inaangkin ng China ang nationality o ang pagkakakilalnan, yung sinasabing human identity at origin of ancestry and origin of place of birth of his ancestors. Kinakamkam ng mga Inchik ang binhi ng buhay ni Dr. Jose Rizal at ang kanyang pinagmulang bansa. Ipapaliwanag po natin na mabuti sa mga Pilipino, sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa matalinhaga at malalim na karunungan na gustong ipaabot ng ating pambansang bayani sa mga Pilipino. Huwag ho tayong maniwala sa mga Inchik sapagkat hindi po nila alam ang kasaysayan na binabanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang last farewell o huling pamamaalam. Ang kanyang huling pamamaalam ay hindi patungkol sa dugo ng tao, hindi ito patungkol sa paalam sa kanyang sariling pagkatao, hindi ito tungkol sa tula ng Inchik o sa awit ng mga Sangli. Wala pong pinag-uusapan dito tungkol sa village of Chinese ancestry at lalong-lalo na sa province of China. Napapansin natin sa paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 8, paragraph 10, and paragraph 13, na 5 beses, 5 times, na inulit-ulit ni Dr. Jose Rizal na nagmula siya ay sa isang bansa. Na kung saan ang bansang ito ay tinatawag niyang Eden. Ang salitang Eden ay hindi po gawa ng tao. Okay? Ang Eden po ay isang lugar na matatagpuan natin sa planetang ito na sinasabi sa matandang kasulatan ng Diyos o sa Biblia na ito ay paraiso, garden na nilikha ng Diyos na may lalang ng langit at ng lupa at ng lahat ng binhi ng buhay sa planetang ito. Si Dr. Jose Rizal, kaya niya tinawag na Eden ang Pilipinas dahil ang salitang Eden ay nagpapahayag na sa Diyos
nagmula ang buhay ng ancestors ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. At sa bansang Pilipinas, kaya niya ito hinahangaan o iniidolo dahil ayon kay Dr. Si Rizal, ang bansang kanyang iniibig ay pinaghaharian ng Diyos. So, hindi po ito tungkol sa Chinese ancestry. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang bansang Pilipinas ay Eden. Meaning, Diyos ang lumikha ng bansang ito, kaya sa Diyos tumatawag ang bansang ito. Sa Diyos nagtitiwala ang bansang Pilipinas. Ang salitang Eden ay matatagpuan sa Genesis chapter 2 verse 7 and 8. Hango po ang salitang Eden sa wikang Hebreo. Ang Hebreo ay ang tribu ni Eber, kung saan si Eber ay nagmula sa binhi ni Adam kay Noah at kay Shem. Shemite po ang Hebreo na kung saan si Eber ay nagmula ang binhi. At doon din po nagmula ang binhi ni Abraham, ni Isaac at Jacob o ng bansang Israel. At galing din po kay Eber o sa Hebreo si Joktan at si Oper. Si Oper po ay ang Pilipinas. Ganun po yan. Ang Chinese po ay nagmula sa binhi din ni Adam kay Noah, datapwat hindi kay Shem. Hindi po Shemite ang Chinese. Sila po ay binhi ni Ham. Diyan po nagmula kay Ham ang binhi ng Inchik. Okay? So, ang sinasabing Eden ni Dr. Si Rizal ay hindi nilikha ng Chinese. Okay? Ito po ay nilikha ng Diyos upang tahanan ng mga Pilipino. Maliwanag na sinasabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Si Rizal bago siya mamatay noong 29 December 1896 na ang minamahal niyang Pilipinas ay matatagpuan lamang na kayamanang nasa rehiyon ng araw. So, pag sinabing rehiyon ng araw, hindi po ito nasasakop ng Chinese ancestry. Hindi po ito tungkol sa dugo o sa lahi ng kahit sinong tao. Ito po ay isang location na matatagpuan ang ating bansa. So, paano natin matatagpuan ang bansang Pilipinas?
sa rehiyon ng araw. Okay. Marami pong mga sinasabi si Dr. Sirsal kung paano mo matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyon ng araw. Una, hanapin muna po natin ang araw. Okay? Saan ba makikita ang araw? Diba? Diba? Makikita ba ito sa Chinese village? Makikita ba ito sa dugo ng Inchik? Makikita ba ito sa province of China o sa Fishpan ni Domingo Lamco? Diba? Hindi naman po. Ang araw po ay makikita sa kalangitan. Sa sky. Yan ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. No? Nagbigay siya ng palatandaanan na makikita sa kalangitan ang rehiyon ng araw. So, pag sinabing rehiyon ng araw, mayroong kadiliman at may liwanag. No? Ang araw at liwanag ay binibigay ng araw. At ang kadiliman ay sadyang natural sa kalangitan. Nagbibigay ng bagong umaga ang araw kung ikaw ay nasa isang daigdig o planeta. So natural at sinasabi ni Dr. Si Rizal ay bansa na nasisikatan ng araw. Nagkakaroon ng bagong umaga mula sa kadiliman. Ito po ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Wala po siyang sinasabi na ang reflection ng heavenly lights sa sky ay galing sa China. Galing sa ancestors ng Fujian village. Ang sinasabi po niya, lahat ng nakikita natin sa daigdig ay nilikha ng Diyos ng bansang Pilipinas na lumikha sa mga Pilipino. O yan po ang sinasabi niya. At ang kanyang pamamaalam o last farewell ay hindi tungkol sa Makata na Chinese. Hindi po tungkol sa tula para sa village of Chinese ancestors ang last farewell ni Dr. Si Rizal. Ayon kay Dr. Si Rizal, ang last farewell niya ay panalangin, pagdarasal ng ating bansa sa ating Diyos na may likha. Ang last farewell ay awit ni Dr. Si Rizal para sa minamahal nating bansa. Hindi po ito tula. Ito po ay panalangin at awit. Kaya kung sino man po nagsasabing ito ay tula, yan po ay malaking pagkakamali. Ito po ay awit at panalangin para sa ating bansa upang magkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng panalangin sa ating Diyos. Upang matubos, mailigtas ang mga Pilipino sa mga masasamang tao. Doon sa mga taong nagpapahirap sa atin matagal na. So, hindi po ito tungkol sa Chinese na pinapahirapan sila dito habang tayo ay nagdadasal sa bansa natin. Wala pong nagdadasal na habang nagdadasal sa Diyos ay
pumapatay ng inchik. No, hindi po ganun ang sinasabi niya. So, hindi po pwedeng gawing inchik si Dr. si Rizal. Bakit hindi siya pwedeng gawing inchik? Ano ang dahilan bakit hindi pwedeng maging Chinese si Dr. si Rizal? Bakit? Sapagkat hindi tinutukoy ni Dr. si Rizal na ang bansa niya ay bansa ng mga mamamatay tao dahil ayaw nga niya sa Pilipinas na mayroong tanim ebidensya, tanim droga at mamamatay tao. Itong lugar na sinasabi ni Dr. si Rizal na Eden ay hindi lugar para sa mga nang-aalipin. Hindi po ito lugar para sa mga riding in tandem, mga drug lords at mga nagpapahirap. Ito po ay lugar na kung saan ang mga tao ay dapat manalangin at umawit para sa bansa. Kaya po, hindi totoong meron tayong mga anak bayan na hinahamon ang mga Pilipino sa bansa ng kanyang Diyos na digmaang bayan. Bakit hinahamon ng mga kabataang makabayan? Una, mga komunista ang mga Pilipino na magkaroon ng digmaang bayan. Hindi po battlefield ang Pilipinas. Okay? Ito ay banal na Diyos. Banal na bansa ng Diyos. So bakit kinakailangang ipagtanggol ng Pilipinas o ng mga Pilipino ang bansa ng Diyos? Dahil ano? Dahil daw dun sa mga mamamatay tao. O sino ba yung mga mamamatay tao? Di ba yan yung nagahamon ng digmaang bayan? Ha? Yung nagahamon ng civil war? Anong dahilan? Bakit hahamonin ang mga Pilipino ng civil war? Dapat po ipagtanggol ang Pilipinas dahil sa oppressors. Yung mga mangluloko, manggagancho, mga magnanakaw ng tax, yung mga mapagpanggap, yung mapag-alipin, yan po daw ang dapat labanan. Okay. So, paano lalabanan? Ang sabi ni Dr. si Rizal, ibigay daw ang buhay na walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi. Bakit kinakailangan ibigay ang buhay para sa bansa? Dahil kinakailangan may matulugan tayo. Hindi tayo palayasin sa ating lupain. Hindi tayo palayasin sa ating tahanan ng mga dayuhan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya dapat ipaglaban hanggang kamatayan alang-alang sa ating bansa. Sapagkat ang bansang ito ay banal. Dapat hindi payagan ang mga mamamatay tao na patayin ang mga anak ng Diyos. Hindi dapat pamahayan ng Diablo ang Eden. So kung kayo, mga dayuhan, ay marunong rumispeto kayo mga inchik, no? Isugo nyo ang buhay nyo, sabi ni Dr. si Rizal, sapagkat si Dr. si Rizal, isinuko niya ang buhay niya sa bansang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay sukuan ng buhay. Hindi po ito dapat kunan ng buhay, kundi isuko ang buhay. Ang Eden po ay kung ito po ay lugar na kung saan isinusuko ang buhay.
Ibinibigay ang buhay para saan? Para lamang sa bansang Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang buhay ng mga nandito sa Pilipinas ay nilikha ng Diyos, mula sa Diyos. Hindi po galing ang buhay ni Adan, ang buhay ng Diyos sa Chinese ancestry. Dapat maliwanagan nyo yan, mga Chinese, no? Ang pangarap ni Dr. Rosie Rizal, inuulit niya ulit mula ng kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda o pagbibinata, ay makita ng kanyang bansa ng Diyos ay puno ng buhay. Puno ng buhay, hindi puno ng patay. So, hindi nyo pwedeng gawing Chinese si Dr. Rosie Rizal na palalabasin ninyo na biktima ng mga Pilipino dito sa bansang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na pinaghaharian ng Diyos. Hindi lugar ng mamamatay tao upang pumatay ng apo ng inchik ang bansa ng Diyos, sapagkat sinabi na ni Dr. Rosie Rizal na hindi martyrdom place ng Chinese ang Eden. Nagtatanggol lamang ang mga pulis, ang mga militar, ang mga civilian dahil pinapasok ninyong mga inchik. Kayong mga kabataan, makabayan, sinasabi ko sa inyo na hindi bayan ang Pilipinas ng ancestors of Fujian Chinese international terrorist Jose Maria Sison at General Yefe na may pangalan na Mercado Chongko. So, hindi po totoo yan na dapat ipagtanggol ng People's Liberation Army ang Pilipinas dahil may tagapagtanggol po sa Pilipinas ang Diyos. Kaya tumigil na kayo ng mitolohiya ninyo, mga inchik. Ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal tungkol sa bansa na dapat ang bansang Pilipinas ay walang kapintasan. So, kayo mga inchik, magpapanggap kayo na Pilipino at sasabihin ninyo, biktima kayo sa Pilipinas. Mahiya kayo. No? Mahiya kayo sa Pilipinas. Ayaw ni Dr. Rosie Rizal na magkaroon ng bahid, ng kahihiyan, ang bansa ng Diyos. Hindi nyo pwedeng sabihin na kayo'y biktima ng mga mamamatay tao sa Pilipinas sapagkat ang Pilipinas, walang ibang mamamatay tao kundi ang mga Fujian Chinese. Nag-imbento kayo na ang ideology ninyo ay mula sa Diyos. Wala pong Diyos na komunista. Hindi po nila lang ng Chinese elders of Fujian village ang Diyos. Ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na bansa dito ay matatagpuan sa rehiyon ng araw. Wala po ditong araw na matatagpuan sa Chinese village. Wala pong bansa na Pilipinas na pinag-aharian ng Diyos na matatagpuan sa Chinatown. Ang Chinatown po ang pumasok dito sa Pilipinas. Yun po ang meaning niyan. Tanggapin nyo na kayo mga dayuhan. Bumalik na lang kayo sa China at doon kayo magtayo ng revolusyon. Doon ninyo pakilala yung ancestors nyo. Dito dapat ang ipinakikilala ay Diyos na may likha sa minamahal at iniidolong Pilipinas. Ha? Hear my last goodbye. Nagpaalam siya ay sa bansang Pilipinas, hindi po sa Chinese ancestors. Sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, nagpaalam din siya sa foreigner, sa Banyaga. So, hindi mo pwedeng gawing Banyaga si Dr. Rosie Rizal.
hindi po si Dr. si Rizal nagpaalam na siya mismo yung banyaga, nakapwa bang banyaga niya yung kaibigan niya. Dapat kilalanin niyo ang bansang Pilipinas na ito ay hindi bayan of Fujian ancestors. Wala po ditong dapat ipagtanggol na bayan. Ang salitang bayan, hindi mo pwedeng i-translate ng country. Ang bayan po ay town or state. Hindi naman po ito estado ng China. Isang bansa lang po ang inidolo ni Dr. Jose Rizal. At hindi po yung bansa ng foreigner. Hindi bansa ng ating Diyos. Ang Diyos po, hindi foreigner sa Eden. Hindi nyo pwedeng gawing banyaga yung Diyos doon sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal na Eden. Hari nga siya ng Eden eh. Hari siya ng bansang Pilipinas, sasabihin mo, yung Diyos foreigner. Yung sasabihin mo, yung Diyos galing sa Chinese ancestors. Hindi rin pwede. Hindi mo pwedeng ipasok yung region of the sun, yung Sea of the Orient, sa isang Chinese ancestry. Hindi mo pwedeng sabihin na nila lang ito ng 22 generations of Qing Dynasty. Bawal po ang komunista rito. Kayong mga kabataan, makabayan, isuko nyo ang buhay nyo sa Pilipinas. Huwag nyong pasukuin yung Pilipino at sasabihin nyo makipagdigmaan sa bayan. Wala kayong bayan dito. Yung nasa isip ninyo, galing sa ideolohiya ng isang Fujian Chinese na si Juma Sison at saka si General Yefe at si Emilio Aguinaldo. Ang nanilapastangan niya yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay minamahal na bansa, hindi ito isang magiliw na bayan or friendly state. Sabi ni Dr. Jose Rizal, siya ay namatay. No, hindi siya dapat patayin. Oh, di ba? Walang pumatay na Pilipino sa kanya. Ibinigay niya ang buhay niya sa bansa niya. Hindi niya isinuko doon sa Espanyol o sa Chinese. O hindi niya isinuko sa sweet foreigner. Kundi sa bansa niya. Oh. May pinagsukuan ba siya dito na foreigner? Sinuko niya ba yung bansa niya sa sarili niya? Hindi niyo pwedeng i-reverse ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ibinigay niya ang buhay niya. Hindi siya kumuha ng buhay. Hindi pwedeng magkaroon kayo ng propaganda dyan sa kalye, no? Na nagkukunwari kayong totoong Pilipino. Ang espiritu niyo, ang ideology, ay hindi mula sa Diyos. Galing yan sa kay Mao Zedong. O Mao Zedong. Galing yan sa Marxism and Leninism. At hindi nagkaroon man ng idea yan na tungkol sa Diyos ang sinasabi ninyo, kundi tungkol kay Juma Sison. Si Juma Sison, hindi nyo pwedeng ipasok ang region of the sun. Mga peaking tao kayo sa Pilipinas. No? 52 years old pa lang kayo, sasabihin nyo kayo ang leader ng kabataan dito sa Pilipinas. Kabataang makabansa ang mga Pilipino. Wala kayong karapatan na yung bansa namin ipasok ninyo doon sa kabayanan ninyo. Ano? Ang kabayanan ninyo nasa loob ng bansang Pilipinas, hindi yung bansang Pilipinas nasa kabayanan ni Juma Sison. Ang bayan ni Juma Sison at province ni Juma Sison galing sa China, made in China. Hindi nyo pwedeng gawing maskara yung pagkabata ninyo sa mga Pilipino, no? Minamaskarahan nyo ang mga Pilipino.
No? Lalo na si Duterte, ano? Lagi niyang binabanggit ang Chinese ancestry niya. Hindi tungkol sa Chinese ancestry ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal. Si Dr. Rosie Rizal ay kumikilala sa bansang Pilipinas. Sinusuko niya ang buhay niya. Binibigay niya ang buhay niya. Hindi niya sinasabing dapat kunin ng Chinese ancestry o ng People's Liberation Army at ng CPP-NPA na ang front ay League of Fujian Scholars or League of Fujian Students na nagpapanggap na Pilipino na nandyan sa University of Philippines, Lyceum University, Polytechnic University of the Philippines. No? Huwag ninyong sirain ang universities. Huwag ninyong sirain ang mga college institutions. Huwag ninyong sirain ang kaisipan ng mga Pilipino. And then yung pwedeng wasakin ang bansa namin dahil lang lamang sa bayan o Pujian ancestors ninyo. Magbasa kayo na sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, igalang nyo ang sovereign country of our God. Hindi ito tungkol sa kinabukasan ng bayan, sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Puro kayo bayan, puro kayo bayan. Hindi tungkol sa bayan ni Jumasison ito. So, nakakahiya na kayo sa buong mundo, ha? Magbasa kayo, kung marunong kayo magbasa ng Last Farewell ni Dr. Rosie Rizal, basahin niyong mabuti, hindi ito tungkol kay Duterte o sa mga Chinese Filipinos. No? Ang sinasabi ng mga Inchik, wala daw national hero ang Pilipinas. Ha? Walang historical figure na makikita ang mga Inchik na national hero na Pilipino. Ayan ang nakikita nyo, Inchik. Meron ba sinasabi tungkol sa Inchik dyan? Magbasa nga kayo. Nakakahiya na kayo, ha? Ginagawin ninyong edukasyon, yung kabubuhan ng ancestors ninyo, yung katangahan ninyo. Wala na kayong ginawa sa buong mundo, ano? Kayong mga Inchik na mga manggagancho, ha? Hackers. Mga piking gamot, piking produkto, piking tao, mga impostors. Nakakahiya kayo sa buong mundo eh. Lumipat na nga kayo doon sa impyerno. Mag-usap kayo ni Satanas. Pag sinabing Eden, hindi ito lugar na impyerno na tulad ni sinasabi ng Fujian Chinese na si Duterte. Kung gusto nyong impyerno, pumunta kayo sa Fujian province. Nandun galing ang mga drug lords. Doon galing yung Fujian ancestry ninyo na sabi ninyo eh, may gawa ng impyerno. Ito ay may gawa. Pag sinabing Eden, gawa ng Diyos, hindi gawa ng Chinese ancestry. Kung ano-anong imbento ninyo at in-infiltrate nyo na rin yung National Historical Commission. Kayo mga natagal National Historical Commission, mag-aral-aral nga kayo. Kayo mga nasa Commission on Higher Education, kayo mga politicians, ano? Igalang nyo ang bansang Pilipinas, hindi ito tungkol sa Chinese ancestry. Walang Chinese ancestry si Dr. Rosie Rizal na sinasabi. Ilang beses sinabi ni Dr. Rosie Rizal na nagpaalam siya sa isang bansa na kayaman ang nasa Rio ng Araw. Di ba lima? Line 1 of paragraph 1. Na sinasabi niya dito, ang kanyang bansa ay Eden. Pag sinabing Eden, bansa na pinaghaharian ng Diyos na walang mamamatay tao. O ay bakit kayo magpapadala ng maraming drug lords, komunista, mga killers, mga riding in tandem, dumami na. Dumating lang kayong Inchik. Mga Inchik, ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Meron bang Eden na ganyan? Tatakutin nyo yung mga Pilipino.
Ay, kung patayin kayo ng Diyos, nga, kayong mga inchik na mangluloko, oh, kayong mga manggagantong inchik, tanggal lang kayo ng hininga ng Diyos namin, papaano yan? Kaya tumigil-tigil na yung kabulaanan ninyo, minum na lang kayo ng lason. Kung gusto nyo magpakamatay dahil sa ancestors nyo, hindi ito tungkol sa, ang Pilipinas ay hindi suicide country. Suicide is suicide place of Chinese ancestors. Hindi rin itong martyrdom place, hindi rin ito Chinese cemetery. Wala pong Eden at sinasabi ng Osiris na sementero ng Inchik. Dito nagpapakamatay ang mga Inchik tulad ni Robredo, tulad ni Aquino. At sasabihin pa ni Aquino, what the Filipino are worth dying for? Bakit mo tatanungin si Dr. Jose Rizal na saan daw namatay si Jose Rizal bilang Pilipino? Di ba maliwanag na ibinigay niya yung buhay niya hindi sa Chinese ancestry ni Aquino? Di ba? Ang buhay ni Jose Rizal, ibinigay niya, yun ang dahilan, bansa niya, hindi yung dugo niya. Walang bansa na ibinigay sa dugo. Magbasa-basa nga kayo mga taga-PDP Laban, tanggalin nyo nga yung kabubuhan nyo. Bumalik na kayo doon sa China. Mga manggagancho lang kayo, ang dami nyong ninakaw na taxi. Magbabayaran nyo yan, ano? Lalo na si Lucio Tan, si Henry C. Tigil nyo na yung kalukuhan nyo, lalo na ito si ano? Yan, si Villar, ano? Si Incha Villar, mga Inchik yan. Lahat yan, Puji yung Chinese. Ano? Tingnan nyo nga, basahin nyo nga itong mga walang galang kayo. Yung mga public land, pinagnananakaw nyo at gagawin yung Chinatown. Ha? Walang Chinatown na sinasabi si Dr. Jose Rizal dito na kung saan isusuko ni Jose Rizal yung bansa niya at saka yung Diyos niya dun sa Chinese village. Wala, di ba? Mahiya ka naman. Mahiya kayong mga Inchik. Ha? Hindi mo matatagpuan ang rayo ng araw sa dugo ng Inchik. Aliwanag, di ba? Ang sinasabing region of the sun, yeah, basahin niyo po itong naka-yellow lahat na word na yan. No? Ang region of the sun, matatagpuan mo yung sinasabing sky. Okay? Okay, or yung sky, nandoon yung region of the sun. Okay, ang region of the sun, nagkakaroon ng bagong araw at kadiliman. Di ba? May bagong liwanag din na sinasabi. No? Newly born light. No? Merong buwan, no? So yung buwan, nasaan ba yung buwan na yan? Di ba na yan? Di ba? Yung sun na sinasabi ni Dr. Sir, na yan. O ano pa ang gusto nyong malaman? Di ba? Yung region of the sun, na yan. Yung solar system. Yung Milky Way galaxy, nandyan. Di ba? So, hindi nyo pwedeng lukuhin si Dr. Jose Rizal na yung region of the sun nasa Chinese village. Hawak-hawak ni Domingo Lamco at saka ni Eusebio Lopez at saka ni Bongo at saka ni Duterte at saka ni Aquino. No, kayong mga gumawa ng mga Peking Revolution dito na aid sa people power, magbasa-basa nga kayo. Peke ang ginawa ninyong constitution na 1987. Hindi nyo pwedeng tanggalin ang salitang bansa sa 1935 at saka sa 1973 constitution sa preamble. Ninakaw nyo mo yung salita ng bansa. Yung salitang bansa sa 1987, wala na. So dito, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung Diyos ay may bansa. At yung bansa na yun, iniibig ni Dr. Jose Rizal at iniidolo, hinahangaan. So, gagawin yung province of China. So, ano pang hahangaan ni Dr. Jose Rizal? Ancestors nyo. Humahanga ba yung Diyos ni Dr. Jose Rizal? Pinaghaharian ba ng Diyos yung dugo ninyo? Di ba? Hindi naman. Matatagpuan ba sa Sea of the Orient yung dugo nyo? Di ba? Di naman. Kaya hindi tungkol sa dugo ninyo sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Tumitigil-tigil na kayo ng mga kamang-mga ninyong mga Inchik. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang, nakakahiya talaga kayo. At kayo mga Pilipino na mahilig humanga sa mga Inchik, tigilan na natin yan. Ang mahalin natin ay bansa natin. Yung resources natin, ninanakaw nila, binibinta sa atin, tapos papatungan pa ng tax.
Ay, ang tawag dyan, budol-budol yan. And infiltrate tayo ng mga Chinese, ng kunwaring Pilipino, at nang sabi, nang maging Pilipino, sasabihin nila, sila, na, sila daw ang founding father ng Pilipinas, Pujian Dynasty, pati yung Diyos natin. Walang ganyang sinabi si Dr. Sirizal. Tandaan po natin yan. No, isang scam yan na gagawin yung Chinese village, yung region of the sun. So, tigil nyo na po yan, yung mga drama ninyo, ano? Si Arroyo, si Duterte, ano? Mga Aquino. No? Wala pong Chinatown dito na nandoon yung region of the sun. Wala pong Chinese village, no? Sorry po. So, hindi po totoo na in-check si Dr. Sirizal, ano? Ito po ang totoong translation ng last farewell ni Dr. Sirizal, no? So, ganun po yan, ano? So, hindi nyo pwedeng dayain ang sinasabi ni Dr. Sirizal, no? Wala pong bayan or anak bayan or youth of state of Chinese ancestry na founding father ng Pilipinas. Ang sinasabi ni Dr. Sirizal ay tungkol sa bansa ng aming Diyos. Ano? Ganun po yan. So, hindi po martyrdom place ng Pujian ancestors ang Pilipinas. Ano? It's a prayerful nation of our sovereign God. Ano po? Hindi po ito ang sinasabing mga totoong tao ng Pilipinas. Ano? Sila po yung namimiki ng history ng Pilipinas. Ano? Hindi po totoo yung sinasabi nila. Ano? Yan po ay witchcraft historian of China. Ganun po yan. So, hindi nyo pwedeng palitan ang meaning na sinasabi ni Dr. Sirizal. There was no such kind of Rizal who teaches about deceptions, murder, slavery, oppression, ambush, extortion, piracy of human identity, extrajudicial killing of his own countrymen. At hindi mo pwedeng i-blame ang Pilipinas para sabihin ang Eden of our sovereign God, no, ay martyrdom place ng Pujian ancestors village. Hindi po. Wala pong ganyan. Basahin niyo po itong mga naka-circle na to, no. Pangontra yan sa inyong mga kamangmangan, no? Kaya po yan ay sinulat ni Dr. Sirizal para maging pangontra sa mga incheck na mga manggagancho. Ano? Kahit sukati mo pa yung anggel ng araw, hindi yung tatama sa China. Ganun po yan, ano? So, basahin niyo mabuti po at nang kayo ay magkaroon ng aral, nakakahiya na kayo for how many years. At huwag na ho tayong pumayag, mga kapwa ko Pilipino, na gawin tayong mangmang nitong mga incheck na to, mga jablong Chinese na to. No? So, ayun yung tanggapin na kayo Pilipino, hindi lumayas kayo lahat. Hindi naman kami iiyak pag wala kayo. Kayo nga nagpapaiyak sa mga Pilipino, ninanakawan nyo ng ninanakawan. No? So, hindi pwedeng ganyan, ano? Babalik talaga kayo sa China lahat, ano? Lahat ng trace of Pujian ancestry, babalik sa China. Magsubukan tayo. Pamimeke ng pagkatao yan. Ginagawa nyo. Mga walang hiya kayo, ano? Sorry, but yun ang totoo, no? Hindi pwedeng hiyain ninyo ang mga Pilipino sa magpasawalang hanggan. No, hindi po tayo racist, ano? Ang Chinese po ang racist. Gusto niyang patungan yung line of ancestry ng Pilipino at gawing maskara yung kanilang pagkataong napakasinungaling. Nireverse po ninyo ang kasaysayan ng Diyos sa bansang ito. Hindi po totoo yung sinasabi ng lolo nyo. Peke ang lolo nyo. Kung marunong silang magbasa na sinabi ni Jose Rizal, maniniwala kami na ang ancestors niya, ang region of the sun, ang Sea of the Orient, pag-aari ng Domingo Lamco. Hindi po totoo yan. Scam yan, no? Sinasabi ninyo. Yung mga sinasabi nyo, gusto nyo paaminin ang mga Pilipino ng katangahan ninyo.
nung kasinungalingan ng line of ancestry ng Pujian Village. Itigil nyo na yan. Walang Pujian Village na kung saan sumamba yung Diyos doon at saka yung bansang Pilipinas. Basahin nyo po dito sa line 5, paragraphs 8 and 13 ng last farewell. In God we trust. Our country trusted only the God our Creator, the Creator of heavens and earth, and the Creator of our life, the Creator of all living souls. Yun po yan. Hindi po yan Chinese creation, no? A godly created nation is our country, beloved Pilipinas. Goodbye, Chinese. Goodbye, mga inchik na hindi sweet foreigner, no? Line 4, paragraph 14. Mga impostor.